Happy birthday, Lara! Bati ni Marjorie. Napalingon si Lara na abala sa pag-aayos ng table nila dahil mayroong dinner celebration para sa kanyang 28th birthday. Tita Marjorie! Bati ni Lara kay Marjorie sabay lapit at nakipagbeso. Happy birthday, Lara! Bati ni Rafael. Thank you, Tito Raf. Tugon niya. Lumagpas ang tingin ni Lara sa likuran ni Rafael dahil mayroong isang lalaki na naglalakad palapit din sa kanila. Balak lang sana nila Lara ng isang dinner for family, pero dahil sa malapit na ang pamilya de Leon sa kanila, ay inimbitahan na rin para magkaroon sila ng bonding. Happy birthday. Seryosong bati ni Kyle sa kanya. Buti hindi ka busy. Nakangiting saad ni Lara. Pinilit lang ako ni Mama. Walang ganang sagot ni Kyle. Hoy Kyle, huwag kang ganyan sa kaibigan mo. Suway ni Marjorie sa anak. Okay lang tita. Sanay na ako kay Kyle. Baka pagod lang siya. Saad ni Lara. Nagsimula silang kumain. Nagkwentuhan about sa kanilang buhay. Napakagandang babae ni Lara, ano? Uri ni Marjorie. Nahiya naman konti si Lara dahil doon. Bagay na bagay kay Kyle. Napaubo si Lara sa biglang sinabi ni Marjorie at napatingin siya kay Kyle. Matagal na niyang gusto si Kyle. Pero hindi siya pinapansin ito. Dahil siguro ay hindi siya attractive para sa paningin ni Kyle. Baka magalit si Kyle, tita. Ang daming mga magagandang babaeng nagkakagusto dyan. Nakangiting sagot ni Lara. Ang totoo, nagpunta talaga kami dito para pag-usapan ang kasal niyo. Saad ni Marjorie. Natigilan sa pagsubo ng pagkain si Lara nang marinig yun. Walang kibu si Kyle na parang alam na ang mga nangyayari. Matagal na kayong magkakilala. Malapit na magkaibigan ang ating pamilya at para lalong tumibay ang ating pagsasama. Eh bakit hindi kayo magpakasal ang anak kong lalaki? Masayang saad ni Rafael. Napatingin si Lara sa magulang niya. Maganda yan sa negosyo natin. Sang-ayon ni Lito sa kanyang kaibigan. Ang birthday ni Lara ay biglang napunta sa usapan ng pagpapakasal nila. Natapos na ang dinner nila at patuloy pa rin ito sa pagpaplano sa kasal. Habang naglalakad si Lara para hanapin si Kyle, sa kanilang garden ay nakita niya si Kyle na nakatayo sa tapat ng swimming pool. Kyle, bakit nag-iisa ka dito? Ayaw mo ba sa loob para makisali sa usapan nila? Nahihiyang tanong ni Lara. Hindi sumagot si Kyle at nakatingin lang ito sa langit na parang binibilang ang mga stars doon. About doon sa kasal, pumayag ka? Biglang tanong ni Lara. Meron ba akong choice? Inis na tanong ni Kyle. Ah, so ayaw mo? Takang tanong ni Lara. Sino ba ang may gusto na magpakasal sa babaeng hindi mo naman mahal? Sagot ni Kyle. Parang isang malakas na sampalang nangyari nang marinig niya yun kay Kyle. Iniisip ko lang ang business namin. Malaki ng pinaghirapan ko dun. At ayokong mawala lang yun basta. Paliwanag ni Kyle. Pwede mo namang hindi ituloy. Gaya ng sabi ko, wala akong choice. Seryosong saad ni Kyle. Natahimik na lang si Lara. Gusto ni Lara na matuloy ang kasal dahil sa mahal niya si Kyle at matagal na niyang gusto na makasal kay Kyle. Buwan ang lumipas na tuluyan ang makasal si Lara at Kyle. Masaya ang pamilya nila sa nangyari dahil sa lalong tumibay ang relasyon nila. Abala si Kyle sa mga kausap nito ng mga kaibigan at katrabaho, samantalang si Lara ay abala din sa mga kaibigan niya. Grabe, ang ganda ng singsing mo! Manghang saad ni Rose habang tinititigan ang wedding ring. Kunwari pa si Kyle, ikaw rin pala ang pakakasalan. Saad ni Julie habang nakatingin sa side ni Kyle. Nabighani sa ganda ng kaibigan natin. Banat ni Rose. Hindi maiwasan ni Lara na kiligin sa tuwing iniisip na kasal na siya kay Kyle. Ilang oras na ang nakalilipas. Ngayon ang first night niyo, makikita mo na lahat ng pinagpapantasahan mo sa kanya. Biro ni Julie. Biglang namula ang mukha ni Lara nang maisip ang sinabi ni Julie. Huy, tumigil ka. Ginagawa mo pang malaswa ang kaibigan natin? Awat ni Rose. Mag-enjoy ka sa gabing ito. Maglasing ka para dama mo mamaya ang lahat. Dagdag ni Rose. Ano ba yung sinasabi niyo? Namumulang saad ni Lara. Kunwari ka pa. Alam naming di ka nag-dinner ngayon dahil mamaya ka pa magdi-dinner. Biro ni Julie. Tumigil nga kayo.
baka merong makarinig sa inyo? Suway ni Lara. Nagtawanan lang silang bigla at patuloy ang pag-aasaran hanggang sa natapos ang party. Meron ka pang kailangan, Lara? Tanong ni Marjorie. Wala na po, Mama. Sagot ni Lara. Gusto mo ba umalis muna kami sa bahay para masolo niyo ang lugar? Pilyang tanong ni Marjorie. Wag na po. Magpapahinga lang naman kami. Sagot ni Lara. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Marjorie kay Lara. Sige, malapit nang matapos mag-shower si Kyle. Maiwan ko na kayo. Paalam ni Marjorie at umalis sa kwarto ni Kyle. Umupo si Lara sa kama kung saan laging natutulog si Kyle. Nandito na siya sa kwarto ng lalaking matagal na niyang ginusto. Napaiwas ng tingin si Lara nang lumabas si Kyle na nakatopless. Mabilis ang pagtibok ng puso niya nang maisip niya na nasa iisang kwarto na lamang sila ngayong gabi. Pero biglang nawala ang ngiti ni Lara nang kumuha ng unan at kumot si Kyle para mahiga sa couch. Diyan ka matutulog? Takang tanong ni Lara. Sermon lang ang makukuha ko kay Mama kung hihiwalay ako ng kwarto. Seryosong sagot ni Kyle. Turn off the light. Utos ni Kyle. Hindi ako nakakatulog ng walang ilaw. Napatigil na lang si Lara nang si Kyle na mismo ang nagpatay ng ilaw. Kahit na hindi sanay si Lara na walang ilaw, ay pinilit niyang matulog sa madilim na kwarto. After a month na nakatira sila sa bahay ng magulang ni Kyle, ay natapos na rin ang pagpapaayos ng bahay nilang dalawa. Regalo sa kanila ng magulang ni Kyle. Kyle, tingnan mo, ang ganda! Excited na turo ni Lara kay Kyle sa kusina. Pero nawala ang ngiti ni Lara nang makita na busy ang asawa sa kanyang laptop. Lumapit siya kay Kyle at umupo ito sa tapat. Anong gusto mong dinner? Magluluto ako. Tanong ni Lara. Busog ako. Kumain na ako sa office bago umuwi. Sagot naman ni Kyle. Wala nang nagawa si Lara kung hindi tumango na lang. Naglakad na siya paalis pero bago patuluyang makalayo si Lara, ay nakita nito ang screen ng laptop ni Kyle. Hinahanap mo siya? Tanong ni Lara kay Kyle nang makita ang pangalan ni Jennifer. Biglang sinarado ni Kyle ang laptop. Hindi. Tipid na sagot ni Kyle at naglakad papunta sa itaas. Pag-akyat ni Lara sa bagong kwarto ay nakita niyang natutulog na si Kyle. Kaya wala na rin itong nagawa kung hindi matulog na lang din. Pagkalipas ng araw ay nagkita sila Lara at mga kaibigan nito. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Nag-aalala lang tanong ni Julie. Huwag mong sabihin buntis ka. Gulat na tanong ni Rose. Hindi ako buntis. Sagot ni Lara. Wala mang nangyayari sa amin. Bulong ni Lara na hindi sapat para marinig ng mga kaibigan. Bakit nga parang malungkot ka? Tanong ni Rose. Napadukdok na lang nanoo si Lara sa table. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari sa kanila ni Kyle. Hinahanap kasi ni Kyle yung ex niya. Malungkot na saad ni Lara. What the heck? Sigaw ni Julie. Sira ulo ba siya? Galit na tanong ni Julie. Puntahan natin sa office niya at ibabaon ko siya ng buhay. Saad ni Rose. Tumigil nga kayo. Anong laban ko dun? Mahal niya yun eh. Malungkot na saad ni Lara. Biglang tumulo ang luha ng mata ni Lara. Pero mabilis niya itong pinunasan. Gusto ko siyang ipagluto, pero ayaw niyang kainin. Saad pa ni Lara. Para lang akong hangin sa bahay. Amin ni Lara. Bakit hindi pa kayo maghiwalay? Tanong naman ni Julie. Hindi ako tumutol sa kasal namin dahil gusto ko siya. Kaya ayokong ako ang makipaghiwalay sa kanya. Sagot ni Lara. Ay naku tong lalaking to. Hindi niya ba alam na karami-raming mga lalaki nagkakandara pa sa'yo? Tapos hindi ka niya papansinin? Inis na saad ni Julie. Huwag mo rin pansinin. Nagpapakipot lang yun sa'yo. Saad ni Rose. Baka hindi makatagal yung kaibigan natin. Tanong ni Julie. Ang lalaki, pag alam niyang gusto siya ng babae, lalong mag-iinarte. Kaya huwag mo siyang pansinin at hayaan mo siyang maglaway. Advice ni Rose. Napangiti si Lara dahil sa mga kaibigan niyang laging nandyan sa kanya at pinapasaya siya. Late na umuwi si Lara dahil sa maraming ginawa sa office, kaya nag-overtime siya. Pero ang inaasahan niyang naghihintay sa kanya na si Kyle ay wala rin sa bahay. Nag-ayos na lang siya ng sarili at nakatulog sa kakahintay kay Kyle na umuwi. Hanggang sa nagising na lang ito na mayroon siyang nararamdaman na humahalik sa liig niya. Kyle? Gulat na tawag niya sa asawa. Amoy alak ito at nanlaki ang mata niya nang bigla siyang hinalikan hanggang sa lumalim yun
at walang nakapigil sa kanilang dalawa. Nagising si Lara na walang suot na damit at kumot lang ang tanging nagtatago sa katawan niya. Pero pagtingin niya sa katabi niya ay wala na yun doon. Agad na nagbihi si Lara para hanapin si Kyle at nakita niya sa kusina. "Ipaghahanda kita ng breakfast," offer ni Lara. "Kape lang." "Saad ni Kyle?" "Sige, ipagtitimpla kita." Agad na kumilos si Lara at ibinigay ang kape kay Kyle. "Okay lang ba?" kinakabahang tanong ni Lara. "Pwede na." Tipid na sagot ni Kyle. Simula nang matikman ni Kyle ang timpla ni Lara ay lagi na itong hinahanap pag nasa bahay siya. Nakinatuwa naman ni Lara. Nag-abiso ang magulang nila sa bahay nila mag-dinner, kaya maagang umuwi si Lara para ipagluto sila. Pagkaayos niya ng lahat, ay dumating na rin ang mga magulang niya. Pero si Kyle ay wala pa. "Anong oras uuwi ang asawa mo?" tanong ng papa ni Lara. "Baka maraming trabaho sa office, papa, kaya baka late na siya konti," sagot ni Lara. Lahat sila ay napatingin nang mayroong pumasok at napatayo si Lara para salubungin si Kyle. Kinuha niya ang dalang bag ni Kyle. "Ako na dito, umupo ka na doon," saad ni Lara. Dumiretso nang upo si Kyle sa dining table at nagsimula na silang kumain. "Wala pa rin nabubuo?" tanong ni Marjorie. Napatingin si Lara kay Kyle. "Maganda sana pag may batang maingay pag ganito," nakangiting dagdag. "Tama yun. Maganda nga kung mayroong bata." Si Lara ay nakatingin lang kay Kyle. Gusto niya ring magkaanak sila ni Kyle nang tumingin si Kyle sa kanya, kaya umiwas ito ng tingin. Natapos ang dinner nila at umuwi na ang mga magulang ni Lara. "Kyle, bigyan niyo ako ng apo. Para naman merong magmamana ng pinaghihirapan natin dito," nakangiting saad ni Marjorie sa anak. Hindi sumagot si Kyle at si Lara naman ang tiningnan ni Marjorie. "Alagaan mo ang sarili mo," paalala pa kay Lara. "Kayo rin po, mama," sagot ni Lara. Tumangulang bilang sagot si Marjorie at umalis na rin sa bahay. Matapos nun ay umakyat na sila sa kwarto para magpahinga. Magkatabi lang silang dalawa. Pero si Lara ay hindi makatulog dahil sa madilim. Hindi siya takot kung hindi na sanay lang talaga siya nabukas ang ilaw. "Gusto mo bang magkaanak?" seryosong tanong ni Lara. "Oo," tipid na sagot ni Kyle. "Sa akin?" Nagulat si Lara nang biglang mayroong humalik sa kanya at hindi natapos ang sasabihin. Hindi niya makita si Kyle, pero dama niya naman ito. Biglang pinigil ni Lara si Kyle. "Ayoko sanang gawin ng anak natin ang pilit. If ayaw mo, ayos lang naman," saad ni Lara. Narinig ni Lara ang pag-smirk ni Kyle. "Stop saying those words. Pilit tayong kinasal. What would you expect?" sagot ni Kyle. Tinuloy ni Kyle ang paghalik kay Lara. "It's all about business," dagdag ni Kyle. Napapikit na lang si Lara dahil hindi niya alam kung kaya pa siyang mahalin ni Kyle. Nagising si Lara na walang suot na damit at tiningnan niya ang damit niyang nakakalat sa sahig at sa tabi niya ay nandoon si Kyle na mahimbing na natutulog. Napangiti siya dahil ngayon niya lang naabutan si Kyle na paggising niya at nasa tabi niya. Agad na bumangon si Lara para ipaghanda ng breakfast si Kyle. Pagbaba ni Kyle ay nakaayos na ito at nagmamadaling bumaba. "Kumain ka muna," aya ni Lara. "No, I'm late," sagot ni Kyle. Habang nag-aayos si Kyle ay nagulat ito nang makita isang sandwich na nakatapat sa bibig niya. "Alam kong meron kang meeting today. Huwag kang pumasok doon na hindi kumakain," saad ni Lara. Sinubo ni Lara ang sandwich sa bibig ni Kyle at hindi mapigilang matawa dahil sa itsura ni Kyle na kagat-kagat ang tinapay. Tiningnan ni Lara ang necktie ni Kyle na inaayos nito. Kaya siya nang gumawa nun para sa asawa. Lalong napangiti si Lara na nakita niyang kinain ni Kyle ang tinapay. "Lagi ka kasing nagmamadali sa umaga kaya binili kita ng tumbler para sa daan mo na lang inumin ang kape mo," nakangiting saad ni Lara. "Thanks," tipid na saad ni Kyle. Pagkakuha ay umalis na si Kyle at si Lara naman ay nag-ayos para pumasok sa trabaho. Employee si Lara at hindi siya nagpapatakbo ng business nila, kaya siya pinakasal kay Kyle dahil para merong mag-manage sa business nila. "Lara, patimpla naman ng kape," nakangiting utos ng kasamahan niya sa office. "Sige,"
Mabilis na sagot ni Lara. Ako rin, Miss Lara. Tumangulang si Lara hanggang sa sunod-sunod na ang nagpatimpla ng kape sa kanya. Accounting assistant si Lara at ayaw niyang gamitin ang pangalan ng pamilya niya para tumaas kaya walang nakakaalam na anak siya ng may-ari ng kumpanya. Dala ni Lara ang tray ng anim na baso na ang laman ay mayroong mainit na kape. Dahil sa 2 inches heels na suot niya ay nadulas ito at tumapon sa kanya ang anim na mainit na kape. Shhh! Daing ni Lara. Nang tingnan niya ang braso at binti niya ay namumula ito. Dinala si Lara sa clinic para sa first aid at pinauwi siya para makapagpahinga. Gabi na at nilalapatan pa ni Lara ng gamot ang napaso sa kanya. Nakaupo siya sa makeup table niya. Anong nangyari dyan? Pagtingin ni Lara sa salamin ay nandun si Kyle na nakatayo. Mabilis niyang itinago ang sugat niya. Wala ito. Sagot ni Lara. Balak na umalis ni Lara sa kwarto. Pero pinigilan siya ni Kyle at hinawakan ang braso niya. Pinaupo siya sa kama para tingnan ang braso at binti ni Lara. Anong nangyari dito? Seryosong tanong ni Kyle. Napaso lang ako sa office. Nagtinta kasi ako ng kape tapos aksident akong nadulas. Huwag mo na akong pansinin. Ayos lang ako. Nakangiting sagot ni Lara. Akala ni Lara ay tatanungin pa siya ni Kyle. Pero umalis ito sa harapan niya at nagpalit na ng damit. Nawala ang ngiti sa labi niya. Kumain ka na ng dinner? Tanong ni Lara. Yeah. Tipid naman ang sagot ni Kyle. Kinabukasan ay day off ni Lara. Pero hindi ito lumabas at gusto niya lang sa bahay. Ikaw ang tagapagmana ng company niyo. Dapat malaman nila na ikaw ang anak ng may-ari. Or isumbong mo kay Kyle. Di ka naman utusan dun. Inis na saad ni Julie mula sa screen ng laptop ni Lara. Ayos lang naman sa akin yun. Tsaka maliit na bagay lang na magtimpla ko ng kape. Sagot ni Lara. Isusumbong kay Kyle? Wala nga paki yung apple na yun. Inis na sabi naman ni Rose. Kaya ko naman ang sarili ko. Sagot ni Lara. Kung napredict ko lang na ganyang trato niya sa'yo, baka ako na mismo tumutol sa kasal niyo. Saad pa ni Rose. Normal lang kasi sa mayayaman ang ganyan, para patuloy silang yumaman. Dagdag pa ni Julie. Naiinis din ako sa'yo. Pasalamat ka, kaibigan kita. Eh, ang daming lalaki sa mundo dyan. Eh, sa kanya ka pa nagkagusto. Saad ni Rose kay Lara. Wait, meron akong bisita. Tawag ako mamaya. Palusot ni Lara at inend ang call. Mga kaibigan lang ni Lara ang nakakaalam sa nangyayari sa kanya, kaya naiinis ang mga ito kay Kyle. After a week ay tuloy ang trabaho ni Lara at muli siyang nagtimpla ng kape sa mga ka-office mate niya. Merong 3 cup na kape siyang dala at nagulat si Lara nang merong kumuha sa tray na yun. Kanino ito? Malamig na tanong ni Kyle. Napatayo ang lahat nang makita si Kyle sa accounting department. Nasa ibang building at ibang company si Kyle. Pero simula nang makasal si Kyle at Lara ay kombinasyon na sila. Naging under kay Kyle ang company na pinagtatrabahuan ni Lara. Dahil si Kyle ang may hawak ng parent business. Kyle, gulat na tawag ni Lara. Kanino ito? Nagulat ang lahat ng galit na sumigaw si Kyle. Akin po yan, Sir Kyle. Kinakabahang sagot ni Lara. Lalong kinabahan si Lara nang biglang tinapon ni Kyle ang kape sa floor at masama siyang tiningnan. Kailan ka pa nagkape? Tanong ni Kyle. Napatingin siya sa asawa niya. President Kyle, ano pong nangyayari? Tanong ng kanilang team leader. Bakit yung ginagawang utusan ng asawa ko? Galit na tanong ni Kyle. Asawa? Gulat na tanong ng team leader. Napatingin silang lahat kay Lara. Sa susunod na malaman kong napaso siya dahil sa kape niyo, tatanggalin ko kayong lahat. Inis na saad ni Kyle. Hindi nakapagsalita si Lara. Bigla na lang hinila ni Kyle si Lara palabas ng office at dinala ito sa office na nakalaan sa kanya. Normal lang naman sa amin yun. Saka hindi naman mabigat sa akin yung ipagtimpla ko sila ng kape. Paliwanag ni Lara. Sana sa coffee shop ka nagtrabaho at hindi dito. Galit na sagot ni Kyle. Nag-walk out si Kyle kaya naiwan mag-isa si Lara. Biglang napangiti si Lara nang meron siyang maalala. Sinabi niya ba sa lahat na asawa niya ako? Kinikilig na tanong sa sarili. Shit, hindi nila alam na anak ako ng may-ari ng company. Saad ni Lara.
Simula ng ginawa yun ni Kyle ay nagbago na ang lahat ng turing kay Lara sa office. Hindi na siya pinagtitimpla at hindi na rin siya inuutusan. Gabi nang magising si Lara dahil sa naalimpungatan nito, nakita niya si Kyle nagising pa rin at nakatutok sa laptop nito. 2 AM na at gising pa rin si Kyle. Pwede naman bukas na yan. Saad ni Lara. Nilapitan niya si Kyle. Kailangan ko lang itong tapusin. Sagot ni Kyle. Kuha kita ng kape? Tanong ni Lara. Please? Sagot sa kanya. Agad na nagtimpla si Lara at binigay kay Kyle. Nakaupo lang si Lara sa table ni Kyle habang pinagmamasdan ng asawa niya. Napatingin si Lara sa suot na bracelet ni Kyle. Kay Jennifer galing yun at hanggang ngayon ay hindi pa hinuhubad. May bala ka bang iwan ako? Seryosong tanong ni Lara. Biglang tinanggal ni Kyle ang suot niyang earphone sabay tingin kay Lara. May sinasabi ka? Tanong ni Kyle. Umiwas ng tingin si Lara. Wala. Sabi ko, bakit ayaw mo pa matulog? Pwede naman yan bukas. Sagot ni Lara. Mauna ka na. Saad ni Kyle. Bago pa maglakad si Lara paalis ay tiningnan niya ang suot na bracelet ni Kyle. Kinabukasan ay nagising si Lara na wala sa tabi niya si Kyle at pagtingin nito sa table ay doon nakatulog ang asawa. Nilapitan niya si Kyle para palipatin sa kama pero biglang nag-open ang phone ni Kyle dahil merong tumatawag doon. Pero ang wallpaper ni Kyle ang napansin ni Lara. Napaatras na lang siya nang magising si Kyle. Bumangon ito para sagutin ang tawag. Si Lara? Napatingin si Lara kay Kyle nang marinig ang pangalan nito. Are you available tonight? Tanong ni Kyle. Agad na tumango si Lara bilang sagot. We're going. Sagot ni Kyle. Pagkababa ni Kyle ng phone ay hinarap niya si Lara. Birthday ni Carlo. He invited us to join. Saad ni Kyle. Susunduin mo ako sa office? Tanong naman ni Lara. Maybe no. Magkita na lang tayo sa restaurant. Sagot ni Kyle bago pumasok sa bathroom. Kinagabihan ay paglabas ni Lara sa building ay malakas na ulan ang bumungad sa kanya. Tumakbo si Lara papunta sa waiting area dahil nakakommute lang siya. Tumingin siya sa oras at malapit nang mag-7 at sure siyang pagagalitan siya ni Kyle pag na-late siya. Sinubukan niyang tawagan si Kyle para magpasundo pero nakailang tawag na siya ay walang sumasagot. Kahit na nababasa siya ay pilit niyang pumara ng taxi. Sana ay mayroong malapit na butik sa restaurant na pupuntahan. Saad ni Lara dahil basa na siya. Nag-ayos ng kanyang sarili si Lara hanggang sa nakarating ito sa restaurant. Pagpasok ni Lara sa restaurant ay ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay nakita ni Lara si Kyle na may kausap. Jennifer, kumusta ang bakasyon mo? Tanong ng isang lalaki. Hindi masyadong kilala ni Lara ang mga kaibigan ni Kyle. Lara! Napatingin silang lahat kay Lara nang tawagin ito ng lalaki. Tumayo ito para salubungin si Lara. Bakit basa ka? Takang tanong ng lalaki. Andrew, ako yung pumunta sa kasal niyo. Pagpapakilala ni Andrew. Agad na natandaan ni Lara si Andrew. Tumabi si Lara sa tabi ni Kyle na biglang tumahimik. Hi Lara. Bati ni Jennifer kay Lara. Hi. Bati rin ni Lara. Bakit pala basa ka? Tanong ulit ni Andrew na nasa tapat ni Lara. Malakas kasi ang ulan at hindi naman ako sanay mag-drive. Sagot ni Lara. Why don't you call me? Tanong ni Kyle. I called you, hindi mo lang sinasagot. Mahinang sagot ni Lara. Napatingin si Kyle sa phone niya at doon niya nakita ang missed calls. Ikukuha kita ng towel. Offer ni Andrew. Ay hindi, wag na. Ayos lang ako. Nahihiyang saad ni Lara. Pagbalik ni Andrew ay meron na itong dalang towel. Thank you. Saad ni Lara. Next time, unahin mong asawa mo. Parinig ni Andrew kay Kyle. Inuuna mo pa sunduin yung iba kaysa asawa mo. Nakangising dagdag ni Andrew. Biglang nadama ang tensyon sa pagitan ni Kyle at Andrew. Lara, I'm sorry. Hindi ko alam. Sabi kasi ni Kyle na magkukommute ka tsaka I can't drive. Meron kasi akong injury sa paa. Mahinhi na paliwanag ni Jennifer. Biglang umiti si Lara sa harapan nila. Ano ba kayo? Okay lang ako. Saka sanay naman akong mabasa sa ulan. Biro ni Lara. Tumingin si Lara kay Kyle at nginitian nito. Ayos lang ako. Saad ni Lara. Biglang huminga ng malalim si Lara at napalunok na lang sa nalaman.
Ano bang laban niya kay Jennifer? Tahimik lang si Lara hanggang sa natapos ang dinner nila. Buong oras ay kita ni Lara na si Jennifer ang tinitingnan ng asawa niya. Umuwi silang dalawa ni Kyle at buong biyahe ay tahimik lang si Lara. Okay ka lang ba? Tanong ni Kyle kay Lara nang makauwi sila sa bahay. Matamlay na tumango si Lara at umakyat na sa kwarto. Naligo si Lara bago ito matulog. Pero kasabay ng pagtulo ng shower sa katawan niya ay ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Nakatulala lang sa pader si Lara at iniisip lahat ng nakita niya. At ramdam niya na hindi talaga siya priority ni Kyle. Nakuha niya lang pakasalan si Lara dahil sa business nila. Halos kalahating oras siyang nakatulala sa bathroom hanggang sa lumabas ito. Pagkalabas niya ay natutulog lang si Kyle at parang wala lang lahat sa kanya. Mas pinili pa nitong sunduin si Jennifer kesa sa kanya. Bumaba si Lara para manood ng movie dahil hindi siya makatulog. Action ang pinapanood nito. Pero ang mata niya ay tumutulo ang luha hanggang sa mata niya na mismo ang napagod at pumikit. Nagising si Lara sa malambot na kama. Pero ang naalala niya ay sa sofa siya natulog. Hindi na kailangan, Mama. Sinat lang naman at kaya ko na. Dadalhin ko na lang sa ospital si Lara pag hindi pa rin siya gumagaling bukas. Rinig na saad ni Kyle. Hinawakan ni Lara ang leeg niya at medyo mainit nga ito. Napatingin si Lara kay Kyle nang makita ito. Magpahinga ka muna at hindi mo kailangan pumasok ngayon. Ako na rin ang magsasabi sa office. Saad ni Kyle. Tahimik lang si Lara. Umupo si Kyle sa gilid ng kama. Nakasilent yung phone ko kagabi at hindi ko narinig yung tawag mo. Paliwanag ni Kyle. Okay lang. Malatang sagot ni Lara. If I have time, tuturuan kitang mag-drive para hindi mo na ako kailangan. Saad ni Kyle. Napatingin si Lara sa asawa niya. Tuturuan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Lara. I think every Sunday, pwede kitang turuan. Sagot ni Kyle. Biglang napayakap si Lara kay Kyle at hindi mapigilan ng iyak. Akala niya after that night ay iiwan na siya ni Kyle dahil bumalik na si Jennifer. Dahil doon ay parang hindi na kailangan pa ng gamot ni Lara para gumaling dahil bigla na lang itong sumigla. Sunday at busy ang dalawa sa pagmamaneho. Ilang linggo na ang lumipas at tinutupad nga ni Kyle ang sinabi nitong tuturuan si Lara. Diretso ka lang, hindi ka nila babanggain. Saad ni Kyle kay Lara na halatang hindi sanay sa highway. Baka mabangga tayo tapos masaktan ka. Nag-aalalang tanong ni Lara. Mangyayari yun kung hindi ka magpo-focus sa daan. Saad ni Kyle. Humingan ng malalim si Lara at nag-focus siya sa daan hanggang sa nasanay na si Lara sa pagmamaneho. Paghinto nila sa tapat ng coffee shop. Ililibre kita ng kape? Kapalit ng pagtuturo mo sa akin ng ilang linggo. Masayang saad ni Lara. Okay. Sagot ni Kyle. Hindi mapigilan ni Lara ang ngiti dahil pakiramdam niya ay napapalapit na si Kyle sa kanya. Umorder siya ng kape at isang strawberry shake naman si Lara. Pagkainom ni Kyle ng kape ay napa-make face na lang ito. Why? You don't like it? Takang tanong ni Lara. Hindi naman. Nasanay lang ako sa lasa ng kape mo. Sagot ni Kyle. So, mas masarap yung kape ko? Kinikilig na tanong ni Lara. Lalong kumawala ang ngiti ni Lara nang biglang tumango si Kyle bilang sagot. Pwede na ba akong magtayo ng coffee shop? Nakangiting tanong ni Lara. Hindi ka mahilig sa kape. Saad ni Kyle. Pero gusto kong gumawa ng kape. Maski sa office, gusto nila ako nagtitimpla. Proud na saad ni Lara. Pero biglang naging seryoso ang mukha ni Kyle. Inuutusan ka pa rin nila? Seryosong tanong ni Kyle. Mabilis na umiling si Lara. Hindi, ako na ang nag-o-offer sa kanila. Nung bago kasi ako doon, gusto ko silang ilibre ng kape para maklose ko sila. Kaso nahihiya daw sila, kaya pinagtimpla ko na lang sila. At yun, mas gusto pa nila yung kape ko. Masayang paliwanag ni Lara. Gusto ko, ako lang makakatikim ng kape mo. Pagdadamot ni Kyle. Bakit? Takang tanong ni Lara. Dahil akong asawa mo. Kung gusto mo silang ipagtimpla, pakasalan mo sila. Nagtatampong saad ni Kyle. Sige, ikaw na lang ang pagtitimpla ko ng kape. Sagot naman ni Lara. Nagkwentuhan sila about sa mga nangyayari.
At minsan, pati rin yung mga nangyari sa kanila nung bata pa sila. Pakiramdam ko, gusto na niya ako. Kwento ni Lara sa kaibigan habang iniisip si Kyle. Patay na patay ka talaga sa lalaking yun, no? Singhal ni Julie. Minsan, sabay pa nga kami maligo. Kinikilig na sa ad ni Lara. So, ibig sabihin may plano na kayong magka-baby? Curious na tanong ni Rose. Meron nang nangyayari sa amin. So, parang ganun na nga. Sagot ni Lara. Biglang nagsigawan sa kilig ang tatlo dahil sa nabalitaan. Iba kasi ang face ng friend natin. Hate to love ang peg. Kinikilig na sa ad ni Julie. Mag-isip na tayo ng pangalan? Suggestion ni Rose. Hindi pa ako buntis. Sa ad ni Lara. Nagulat si Lara na parang sinasaniban si Rose na nakahawak sa kamay niya. Ayan na, nararamdaman ko na magiging ninang na ako. Sa ad ni Rose. Sobrang ingay nila sa coffee shop at pati ibang tao ay pinagtitinginan na sila. Hello ma'am, pwede pong pakihinaan yung boses? Naiistorbo po kasi yung ibang customers. Sa ad ng crew. Sige po, sorry po. Sa ad ni Lara. Tumigil na nga kayo, nakakahiya na. Saway ni Lara sa kaibigan. Masaya kami para sa'yo. Sana'y tuloy-tuloy na yan. Saad ni Julie. Hindi mapigilan ni Lara ang ngiti dahil super swerte niya sa kaibigan. Lahat ng nangyayari ay parang sumasang-ayon kay Lara at nararamdaman niya ang pag-iiba ng trato ni Kyle sa kanya. Pagkagaling ni Lara sa trabaho ay gamit niya ang kotse na binili ni Kyle para sa kanya at nakakaya na niyang umuwi mag-isa. Nagmamaneho si Lara pa uwi galing sa trabaho nang biglang kusang huminto ang sasakyan niya. Anong nangyari? Takang tanong ni Lara sa sarili. Agad siyang lumabas para tingnan kung anong problema. Pero ang problema ay hindi niya alam. Ang alam niya lang ay magmaneho. Tiningnan nito ang oras at alam niyang nasa office pa si Kyle ng 6 ng gabi. Wala naman akong ibang matatawagan kung hindi siya lang. Saad ni Lara sa sarili. Kinuha niya ang phone niya. Pero bago pa napindot ni Lara ang call, ay mayroong humintong kotse sa tapat niya. Andrew? Nakangiting bati ni Lara. Biglang sumigla si Lara dahil hindi niya alam ang gagawin, pero nabuhayan nito nang makita si Andrew. What happened? Tanong ni Andrew. Bigla kasing huminto. Sagot ni Lara. Okay, tawagan ko yung kakilala kong manggagawa. Offer ni Andrew. Mabilis lang nakarating ang tinawagan ni Andrew. At dinala ang kotse ni Lara para i-check kung ano ang sira. Baka bukas na namin ito magawa. Marami pa kasing nakapila. Saad ng lalaki, kila Lara. Sige, balikan na lang namin bukas. Sagot ni Andrew. Humarap siya kay Lara. Balikan na lang natin bukas at ako na maghahatid sa'yo. Saad ni Andrew. Tumangu si Lara kay Andrew. Hinatid ni Andrew si Lara sa bahay nila at saktong nauna lang ng konti si Kyle sa kanila. Kyle, si Andrew. Tawag ni Lara kay Kyle nang bumaba ito sa kotse. Nasaan ang kotse mo? Tanong ni Kyle. Nasiraan siya sa daan kaya hinatid. I'm not talking to you. Seryosong putol ni Kyle kay Andrew. Malamig na tiningnan ni Kyle si Lara. Wala ka bang cellphone para tawagan ako? Inis na tanong ni Kyle. Baka kasi nasa trabaho ka pa. Then I don't care. Tawagan mo ko kung kailangan mo ko. Saad ni Kyle. Kalma bro, hinatid ko naman siya ng buo sa'yo, kaya hindi mo kailangang magalit. Saad ni Andrew. Thanks for that, but hindi niya kailangan ng tulong mo. Saad ni Kyle. Hinila niya si Lara papasok sa loob ng bahay nila. Bakit ganun ka sa kaibigan mo? Tanong ni Lara. Hindi ko siya kaibigan. Sagot ni Kyle. Kyle, huwag mong sabihin yan. Tinulungan lang naman niya ako. Saad ni Lara. Siya na lang tawagan mo. And don't you ever call me. Inis na sabi ni Kyle bago ito umakyat sa taas. Problema niya. Para siyang nagsiselos. Wait, nagsiselos siya? Takang tanong ni Lara sa sarili. Umakyat si Lara sa kwarto nila na merong dalang pagkain dahil hindi bumaba si Kyle. Nanood ito ng movie pero hindi pinapansin si Lara. Dinala ko yung pagkain mo dito, baka nagugutom ka na. Sabi ni Lara at inilagay sa table ang pagkain. Hindi ako nagugutom. Hindi man lang tumingin si Kyle kay Lara. Napangisi na lang si Lara at pinuntahan ng asawa sa bayakap dito.
Hindi gumagalaw si Kyle at diretso ang tingin sa screen. Ikaw lang naman talaga ang unang tao na tatawagan ko. Pero bigla kasing dumating si Andrew kaya tinanggap ko na lang yung offer niyang tulong. Mahinahon na saad ni Lara. You must be thankful. Kaya sa kanya mo na rin ibigay ang pagkain. Sagot ni Kyle. Napangisi si Lara kaya balak niyang halikan sa pisngi si Kyle. Pero bigla itong humarap kaya sa labi niya ito nahalikan. Napalayo si Lara kay Kyle dahil sa pagkabigla. First time? Tanong ni Kyle. Hindi, nagulat lang ako. Sagot ni Lara sa kanya. Pero lalong ikinagulat ni Lara ang biglang pagngiti ni Kyle sa kanya. Why? Tanong ni Kyle. Can I kiss you? Tanong ni Lara. Nawala ang ngiti ni Kyle sa tanong ni Lara sa kanya. Joke lang. If ayaw mo, ayos lang. Hindi na natapos ni Lara ang pagsasalita niya nang hilain siya ni Kyle, palapit at hinalikan sa labi. Napapikit na lang si Lara at dinamang halik nito. Nalumalalim at wala siyang magawa kung hindi malunod doon. Kinabukasan ay si Kyle ang naghatid kay Lara papunta sa office nila dahil meron din siyang meeting doon. Pero habang nagmamaneho si Kyle ay napansin ni Lara na wala na yung bracelet ni Kyle. Nasaan yung bracelet mo? Tanong ni Lara. Hindi alam ni Kyle na alam ni Lara na galing yun kay Jennifer. Nawala. Sagot ni Kyle. Gusto mo ibili kita ng bago? Tanong ni Lara. Hindi na kailangan. Sagot ni Kyle. Pagdating nila sa office ay parang hindi sila mag-asawa dahil focus sila sa trabaho nila. At pagdating ng lunch break ay wala na sa building si Kyle at bumalik na ito sa office niya talaga. Si Lara naman ay pumunta sa mall para bilhan ng relo si Kyle. Nagpaalam si Lara sa boss niya na pupunta ito kay Kyle. Pero pagpunta ni Lara sa office ni Kyle ay wala doon at sinabi sa kanya ng sekretary nito na merong kamiting si Kyle. Nagdesisyon na lamang si Lara na bumalik sa bahay. Pero habang naglalakad siya papunta sa terminal ay napahinto ito nang merong pamilyar na nakita. Nakatayo si Lara sa labas ng restaurant at kita niya si Kyle at Jennifer na sabay kumakain. Ex pala niya ang kamiting niya. Saad nito sa sarili niya. Tumalikod na lang si Lara at nagpatuloy sa paglalakad. Mahigpit ang hawak niya sa paper bag dahil akala niya okay na sila ni Kyle. Naniwala siya na nakakaramdam na siya ng pagmamahal mula kay Kyle, pero mukhang mali siya. Bumalik ng bahay si Lara at nagkulong na lang sa kwarto nila. Hindi niya maiwasang hindi isipin ang nakita niya. Una pa lang, alam ko na. Umiiyak na saad ni Lara sa sarili. Alam na niya na hindi siya mahal ni Kyle, pero umaasa siya na matutunan siyang mahalin nito. Hindi na malaya ni Lara na nakatulog pala siya at nagising na lang ito nang marinig niya ang ingay sa baba ng bahay. Agad na lumabas si Lara at nakita nito si Kyle at si Marjorie. Sinunod ko naman yung utos mo, ma. Naging mabait ako kay Lara, sagot ni Kyle. Hindi nila nakikita na si Lara ay nasa taas lang. Dahil ang alam nila ay nasa trabaho pa si Lara. Pinakasalan mo si Lara. Bakit hindi mo siya mahalin ang gaya ng binibigay mo kay Jennifer? Galit na saad ni Marjorie. Ma, pinilit niyo lang akong magpakasal kay Lara. Hindi ko magagawa yung gusto mo. Magkaiba sila ni Jennifer. Sagot ni Kyle. Napatakbo si Lara papasok sa loob ng kwarto nang makita niyang aakyat si Kyle sa kwarto. Sunod-sunod ang luha ni Lara na tumutulo dahil akala niya talaga ay natutunan na siyang mahalin ni Kyle. Pero utos lang pala yun ng mama niya. Lara! Gulat na tawag ni Kyle. Dumalikod si Lara kay Kyle dahil ayaw nitong makita na umiiyak siya. Nandyan ka na pala. Kumain ka na. Napakagatlabi na lang si Lara dahil hindi niya mapigilan ang luha nito. Narinig mo yung usapan namin ni mama? Tanong ni Kyle. Lalo lang nasasaktan si Lara sa tuwing pinipigilan niya ang sarili niya na hindi ipakita kay Kyle ang nararamdaman niya. Ayos lang? Alam ko naman. Nahihirapan na magsalita si Lara dahil sa pag-iyak niya. Si Jennifer pa rin, right? Tanong ni Lara. Tiningnan ni Lara si Kyle sa mata na puno ng luha. Hindi mo na kailangan sumagot. Dahil alam ko naman. Saad pa ni Lara? Lara, huminahon ka. Pagpapakalma ni Kyle. Hindi dapat ako yung nandito. Hindi dapat ako yung pinakasalan mo. Hindi dapat ako yung kasama mo dito.
Hindi dapat ako yung katabi mo matulog. Umiiyak na saad ni Lara. Napaupo na lang siya sa floor dahil sa pag-iyak niya at nanghihina na ito. Hindi mo ko kayang mahalin? Umahagulgul na tanong ni Lara. Napayuko lang si Kyle at hindi makasagot kay Lara. Napailing si Lara at lalong naiyak. Sana hindi ka na lang nagpapilit, sigaw ni Lara. Sana si Jennifer na lang ang pinakasalan mo, dagdag pa niya. Pinaghahampas ni Lara si Kyle dahil hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Lara, umalma ka, kalmadong sabi ni Kyle. Umiling na lang si Lara. Balikan mo na si Jennifer, saad ni Lara bago ito tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Lara! Tawag ni Kyle. Hinabol niya si Lara palabas ng bahay nila. Pero nakita na lang niya ito na sumakay ng taxi. Lara! Habol ni Kyle. Pumunta si Kyle sa bahay nila Lara para sunduin ang asawa niya. Pero pagdating niya doon ay paalis na si Lara. Lara! Tawag ni Kyle sa kanya. Balak na lagpasan ni Lara si Kyle pero hinarang siya nito. Umalis ka na, taboy ni Lara. Pero hindi nakinig si Kyle. Umuwi na tayo, aya ni Kyle. Umuwi ka na, sagot ni Lara. Tanggap ko na hindi mo ako kayang mahalin. Muling tumulo ang luha sa mata ni Lara. Never kong mapapantayan ang pagkakagusto mo kay Jennifer. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na sila Papa about sa business. Hindi nila iibahin yon sa paghihiwalay natin. Umiiyak na paliwanag ni Lara. Hinawakan ni Kyle si Lara. Pero nginitian siya ni Lara habang patuloy ang luha nito. Ayoko nang ikulong ka sa hindi mo mahal. Right? Hindi mo ako mahal? Tanong ni Lara. Nakatingin lang sa mata niya si Kyle. Pero walang salitang lumalabas sa bibig nito. Right? Pag-uulit pa ni Lara. Pero si Kyle ay nananatiling tahimik lang. Hinubad ni Lara ang singsing sa daliri niya at binigay yun kay Kyle. Alagaan mo sarili mo. Saad ni Lara sabay lakad paalis na umiiyak. Gustong pigilan ni Kyle si Lara pero hindi kumilos ang katawan niya. Lumipas ang ilang linggo na naghiwalay sila ni Lara ay halos di na umuuwi si Kyle sa bahay nila or kung umuwi man ay sa bahay ng magulang niya. Nasa kwarto si Kyle at abala sa kanyang laptop at biglang mayroong yumakap sa likuran niya. Napatingin siya doon at napatayo nang makita si Jennifer. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Kyle. Naghiwalay kayo dahil sa akin? Masayang sabi ni Jennifer. Umalis ka na. Malamig na taboy ni Kyle. Bigla siyang niyakap ni Jennifer at hinalikan sa labi. Pero tinulak ito palayo ni Kyle. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin, taboy ni Kyle. Ano bang problema mo? Bumalik na ako, kaya dapat maging masaya ka, sigaw ni Jennifer. Tumayo si Kyle at hinila si Jennifer para palabasin ito. Hindi ko kaya maging masaya, sigaw niya at biglang isinarado ang pinto. Napasabunot na lang siya sa sarili niya at hindi maipaliwanag ang nararamdaman niya. Bawat araw na gigising siya ay pakiramdam niya ay laging may kulang. Kinabukasan ay pumunta si Kyle sa dining area. Pero nagulat ito nang nandun pa rin si Jennifer. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Kyle. Hindi ba gusto mo siyang makasama? Sarcastic na tanong ng mama niya. Si Marjorie ang unang may ayaw kay Jennifer. At dahil gusto nito si Lara. Pero ngayon si Marjorie ang nag-invite kay Jennifer para sa anak niya. Ang isang maid nila ay binigyan siya ng kape. Pagtikim niya noon ay napahinga na lang siya ng malalim. Pakiulit ito, utos ni Kyle hanggang sa nagbigay na siya ng measurement sa mid nila. Pero sa panlimang pagkakataon na tinikman niya ang kape ay bigla na lamang ito tinapon ni Kyle. Bakit ba hindi mo makuha? Galit na sigaw ni Kyle. Lahat ng kasamahan niya ay nagulat sa biglang sigaw ni Kyle. Kyle, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Marjorie. Nag-walk out na lang si Kyle dahil pakiramdam niya ay sasabog na siya. Pagkalipas ng 4 na buwan ay tuluyan nang hindi nagkita si Kyle at Lara. Sir, dumating po si Chairman dito. Biglang napatayo si Kyle nang marinig ang pangalan ng papa ni Lara. Nagmadali itong pumunta sa office ni Lito. Chairman, tawag ni Kyle. Nginitian lang siya nito at pinaupo. Binigyan siya ng kape ng secretary ni Lito. Hindi ako umiinom ng kape, pagtanggi ni Kyle.
Nagsimulang mag-usap si Kyle at Lito about sa business hanggang sa natapos ang meeting nila. Papa, Chairman, wala ba kayong balita kay Lara? Ngumiti si Lito kay Kyle. Alam ko kung nasaan ang anak ko. Sagot ni Lito. Biglang nabuhayan ang dugo si Kyle. Nasaan siya, Papa? Tanong ni Kyle. Ayoko nang makitang umiiyak ang anak ko. Mali ang naging desisyon ko na pinakasal ko siya sa'yo. Kaya wala kang makukuhang impormasyon sa akin. Seryosong saad ni Lito. About sa company lang ang pwede nating pag-usapan. Dahil kung ipipilit mong hanapin sa akin ang anak ko, ay mapipilitan akong i-withdraw lahat ng investments ko. Banta ni Lito. Kalimutan mo na si Lara. Dagdag pa ni Lito bago lagpasan si Kyle. Kalimutan? Seryosong tanong ni Kyle. Napatigil sa paglalakad si Lito. Hinarap ni Kyle ang father-in-law niya. Yan lang ba yung sasabihin niyo? Kalimutan ko si Lara? Pagkatapos niyong ipilit kami magpakasal at tanggalan kami ng karapatan mamili, sasabihin niyo na kalimutan ko sa? Tanong ni Kyle. Hindi mo mahal ang anak ko. Galit na saad ni Lito. Una pa lang, alam niyo na hindi ko mahal si Lara, pero tinuloy niyo pa rin yung kasal. Sagot ni Kyle. Dahil gusto ng anak ko. Dahil sinabi niya na mahal ka niya. Salitang nagpa-speechless kay Kyle. At gusto niyang kalimutan mo na siya. Dagdag pa ni Lito kay Kyle. Balak na tumalikod si Lito, pero agad itong hinabol ni Kyle at biglang lumuhod. Gusto kong makausap si Lara. Saad ni Kyle habang nakayuko. Mahal mo ba siya? Seryosong tanong ni Lito. Hindi nakapagsalita si Kyle dahil hindi nito alam kung ano ang isasagot. Alam kong patuloy pa rin kayong nagkikita nung Jennifer. Pinayagan kong anak ko sa gusto niya kahit alam kong masasaktan lang siya. But this time, I will set her limit. Hindi ka na niya pwedeng makita. Dagdag ni Lito. Do your best to sustain the good performance of your business. Dahil hindi rin ako magdadalawang isip na tanggalin lahat sa inyo. Paalala ni Lito bago tuluyang umalis at iniwang nakaluhod si Kyle. Lumipas ang isang buwan. Kyle, kain naman tayo sa labas. Alok ni Jennifer sa kanya. Busog ako. Malamig na saad ni Kyle. Nakafocus lang ito sa trabaho niya dahil napapabayaan na ni Kyle ang company. Have a rest, Kyle. Look at yourself. Lagi ka na lang nandito sa office mo. Saad ni Jennifer. Umalis ka na. Taboy ni Kyle. Hindi na nga daw siya babalik. Kalimutan mo na yung babaeng yun. Napatigil sa gulat si Jennifer nang binato ni Kyle ang laptop. Ano bang problema mo? Iniwan ka niya dahil mahal mo ko. Sigaw ni Jennifer. Mali ako. Iniwan niya ako dahil akala niya mahal kita. Sagot ni Kyle. What do you mean? Pilit kong iniisip na mahal kita. Pero iba yung nararamdaman ko. Pinipilit ng isip ko na hindi ko mahal si Lara. Pero iba yung nasa puso ko. Sigaw ni Kyle. Pero sigurado ako na hindi na ikaw. Saad ni Kyle. Naglakad siya palabas ng office. Kahit na mag-focus siya sa trabaho ay hindi niya magawa. Magkikita rin kayo noon. Paayo ni Leo na kaibigan niya. Here's coffee, Kyle. Alok ng girlfriend ni Leo sa kanya. Hindi ako umiinom ng kape. Pagtanggi niya. Nagsimula silang uminom ng mga kaibigan nila sa isang bar. Hanggang sa namalinang kuha si Kyle ng cup at hindi sadyang nainom ang kape. Natigilan nito ng pamilyar ang lasa nito. Malamig na, pero pamilyar sa kanya yung lasa. Napatingin si Kyle sa girlfriend ni Leo. Lian, saan mo nabili ito? Seryosong tanong ni Kyle. Sa Capitol. Meron kasing bagong bukas na coffee shop doon. At before I went here, nag-try muna ako. Sagot ni Lian. Kaya biglang tumakbo si Kyle palabas ng bar at pinuntahan yung coffee shop na sinasabi ni Lian. Gabi na pero pinuntahan pa rin ni Kyle ang lugar. One Sip ang pangalan ng coffee shop pero sarado na yun. Hoping you're here. Kinakabahan na saad ni Kyle. Bumalik si Kyle kinabukasan sa coffee shop para makita ang may-ari. Pagpasok niya sa loob ay umorder muna siya ng kape. Hi, may I ask if the owner is here? Tanong ni Kyle. Sorry sir, pero wala po dito yung may-ari. Nakangiting sagot sa kanya. Napatango na lang si Kyle at umalis. Bumalik siya para itanong kung nandoon ang may-ari, pero laging sinasagot ay wala.
hanggang sa Linggo ay bumalik pa rin siya para tanungin kung nandun yung may-ari. Yes sir, tawagin ko lang po. Sagot sa kanya. Biglang kinabahan si Kyle na makita si Lara. Sir Andrew, siya po yung naghahanap sa'yo. Napakunot ang noo ni Kyle nang makita si Andrew at hindi si Lara. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Kyle. I owned the shop. Sagot ni Andrew. Napahinga ng malalim si Kyle dahil akala niya ay si Lara ang may-ari nito. Umalis si Kyle doon at sinubukan na tawagan si Lara sa number niya. Pero hindi siya nito sinagot. Sumakay si Kyle sa kotse niya para tuluyan ng lisanin ang lugar nang matigilan ito ng merong isang babae na dumaan sa mismong harapan ng kotse niya. Lara? Tawag ni Kyle sa babae. Tumawid ito sa kalsada. Lara! Sigaw ni Kyle. Biglang nag-go ang traffic light at sunod-sunod ang mga sasakyan na dumaan. Lara! Sigaw ni Kyle. At hindi inaalis ang tingin sa babaeng nakita niya. Hindi na hinintay ni Kyle na mag-red light ang traffic light bago tumawid. Pero ilang hakbang lang nang makatawid na ito ay merong motor na biglang sumulpot at nasagi siya. Natamaan ang binti niya, pero hindi nito ininda. Sir, ayos ka lang ba? Tanong ng driver ng motor. Biglang tumayo si Kyle at pilit na hinahabol si Lara. Lara! Malakas na sigaw. Napahinto ang babae at lumingon sa likuran niya. Napangiti si Kyle nang tama siya ng kanyang nakita. Lara! Mahina nitong tawag. Napatingin siya sa tiyan ni Lara na malaki yun. Kyle? Gulat na tawag ni Lara sa kanya. Iika-ikang naglalakad si Kyle kay Lara. Pero wala pa siya sa kalahati nang biglang umikot ang paningin ni Kyle at naging blanko ang lahat. Kyle! Huling salitang narinig ni Kyle. Nagising si Kyle dahil sa ingay na naririnig niya. Pagdilat ng mata niya ay ang mama at papa niya agad ang bumungad sa kanya at nag-uusap. Pero mabilis na napatayo si Kyle sa kama nang maalala niyang nakita nito. Lara! Saad niya. Kyle, ayos ka lang ba anak? Han, tumawag ka ng doktor. Utos ni Marjorie. Si Lara. Hanap ni Kyle. Lara? Wala dito si Lara anak. Sagot ni Marjorie. Umiling si Kyle at balak niya tumayo. Pero parang binali ang binti niya sa sakit nang maapak niya yon sa floor dahilan ng pagbagsak niya. Oh my God! Kyle! Nag-aalalang tawag ni Marjorie. Kailangan kong makita si Lara! Sigaw niya at nagpupumilit itong tumayo, pero hindi niya magawa. Kyle, wala si Lara. Pagpapakalma ni Marjorie sa anak. Hindi, I saw her. I saw her pregnant. Saad pa ni Kyle. Sinabi sa amin ni Lito na nasa ibang bansa si Lara, kaya paano mo makikita siya? Nalilitong tanong ni Marjorie. Nakita ko sa mama. Pagpupumilit ni Kyle. Mahigpit na hinawakan ni Kyle ang kamay ng mama niya. Hindi ba gusto mo si Lara? Mama, bakit hindi mo ko tulungan na makita siya? Biglang tumulo ang luha sa mata ni Kyle. Ma, please, help me ma. Saad ni Kyle. Dumating ang doktor at tinulungan na ibalik sa kama si Kyle. I saw her ma. Sigaw ni Kyle. Napatakip na lang ng bibig si Marjorie nang makita na nagkakaganoon ng anak na si Kyle. Paano niya makikita si Lara kung nasa ibang bansa si Lara? Umiiyak na tanong ni Marjorie. Maski si Rafael ay hindi alam kung ano ang isasagot. Niyakap na lang ni Rafael ang asawa habang pinapanood na pakalmahin ang doktor. Sa bahay nila Lara. Pa, baka merong nangyari kay Kyle. Nag-aana lang tanong ni Lara. Hindi mo na kailangang intindihin ng lalaki yun. Ang isipin mo ay ayos ka lang at ang baby mo. Sagot ni Lito sa anak. Hindi mapakali si Lara sa pwesto niya dahil hindi man lang niya pwedeng lapitan si Kyle dahil sa tauhan ng papa niya. Gusto ko siyang makita pa. Saad ni Lara. Lara, pinagbigyan na kita sa gusto mo at hindi naging maganda ang result. Galit na saad ni Lito. This time, ako na ang masusunod. Napaiyak na lang si Lara. Patuloy pa rin silang nagkikita ni Jennifer. Kaya bakit kailangan mo pa siyang makita? Wala ka nang pakialam kung masaktan man or mawala siya. Paliwanag ni Lito. Tatay siya ng baby ko. Saka asawa ko siya. Sagot ni Lara.
hindi kanya mahal. Saad ni Lito na nagpatahimik kay Lara. Ayaw mong pumunta sa ibang bansa. Kaya doon ka muna sa tita mo para makapag-focus ka sa pagbubuntis mo. Paliwanag ni Lito. After 2 years, Lara, you can leave the twin here while you're working. Saad ng mama ni Lara. Nag-usap na kami ni Papa. I'm going to manage our business. And I think enough na yung mga experience ko. Paliwanag ni Lara. That's right. Nakangiting saad ni Lito. After ng breakfast nila ay pinuntahan muna ni Lara ang kambal niya sa kwarto kasama ang yaya nito. Pupunta muna ng work si Mommy. Behave kayo kay Lola, okay? Kausap niya sa dalawang bata na natutulog. Pagkatapos na nagpaalam ni Lara sa anak niya ay pumunta na ito sa company dahil gusto niyang makita ang bagong office niya. You might see Kyle there. Paalam ni Lito. I'm fine with that. Trabahong pinunta ko at hindi naman siya. I see no problem. Seryosong sagot ni Lara. Pagdating nila sa building ay dumiretso si Lara sa conference room kasama ang papa niya para ipakilala siya sa management. Pagpasok ni Lara sa conference room ay nakangiti ito at gaya ng sinabi ng papa niya ay makikita niya si Kyle doon. Nagulat ang lahat nang biglang napatayo si Kyle pero isang malamig na tingin lang ang binigay ni Lara sa kanya. Dama ni Lara ang pagtitig sa kanya ni Kyle buong meeting hanggang sa natapos sila. Pumunta si Lara sa bagong office niya dahil siya ang bagong chief of finance. Hi Ma'am Lara! Masiglang bati kay Lara ng dati niyang boss. Team leader si! Masayang bati ni Lara sa bayakap. Sa likod ni si ay ang dati niyang mga ka-office mates. Kumusta kayo? Masayang bati ni Lara. Eto, namiss ang kape mo Ma'am. Sagot sa kanya. Next time, magkape tayo. Saad ni Lara. Pwede ba kaming mag-usap? Seryosong tanong ni Kyle na pumasok sa loob ng office. Yes po, President Kyle. Sagot sa kanya. Hinintay muna ni Kyle na mawala ang mga tao at maiwan silang dalawa sa loob. Napag-usapan na natin lahat sa conference room. Meron bang nakalimutan? Tanong ni Lara. Hindi siya tumingin kay Kyle. Ikaw? Baka meron kang nakalimutang sabihin sa akin. Saad ni Kyle. Humarap si Lara kay Kyle na walang anong nararamdaman. Wala. Kaya kung wala ka na ring sasabihin about sa trabaho, pwede ka nang umalis. Taboy ni Lara. I saw you. Tumingin si Kyle sa tiyan ni Lara. I saw you pregnant 2 years ago. Sabi ni Kyle. Don't assume na ikaw ang father. Malamig na sagot ni Lara. Ako yung asawa mo. At tama ako sa nakita ko noong na-accident ako. Saad ni Kyle. As far as I know, you don't treat me as your wife. Banat ni Lara. The door is open. Makakaalis ka na. Seryosong saad ni Lara. Sir Kyle, kailangan na po nating umalis. Ayan ang secretary ni Kyle. Seryoso siyang tumingin kay Lara at nilapitan ito. I will bring you and our child home. Bulong ni Kyle kay Lara bago ito umalis. You don't love me. Kalimutan mo na lahat. Hindi ka sure. Isang salita kay Kyle bago ito umalis sa office. Sa coffee shop ay nagkita si Lara at ang mga kaibigan niya. Hindi ka sure? Yan ang sabi niya? Takang tanong ni Rose kay Lara. Mabilis na tumango si Lara bilang sagot. So ibig sabihin, mahal ka niya? Tanong pa ni Julie. Umiling si Lara. Malabong mangyari yun. Iniwan niya ako dahil kay Jennifer. Correction! Iniwan mo siya kasi mahal niya si Jennifer. Pagtatama ni Rose. Bakit ko ipipilit kay Kyle ang sarili ko kung mahal niya ang ex niya? Giit ni Lara. Pinakasalan ka niya dahil sa business interest. Ang weird na hindi naman nawala yung partnership niyo, pero bakit hinahabol ka pa rin niya ngayon? Takang tanong ni Julie. Kasi baka na-realize niya na mas mahal niya si Lara kaysa kay Jennifer? Banat ni Rose. Tumigil kayo. Dahil nalaman niya na may anak kami, kaya niya ako gustong makita. Saad ni Lara. Let's see then. Saad na mga kaibigan niya. Abala si Lara sa pag-check ng documents, pero mayroong kumatok sa pinto niya. Come in. Saad niya. Pagtingin ni Lara ay isang lalaki na merong dalang buke. Ma'am Lara, pinabibigay po. Saad ng delivery boy. Nino? Takang tanong ni Lara.
Hindi po sinabi, ma'am, pero meron pong note. Papirmahan na lang po. Sagot sa kanya. Pagkatapos, pumirma ay kinuha ni Lara ang note at binasa yun. I pick up you later. Let's have a dinner. From Kyle. Basa niya. Agad niyang nilukot ang papel at tinapon sa basurahan kasama ang bulaklak. Pagkatapos ni Lara sa trabaho, bumaba siya sa car park para kunin ang kotse. Napakunot ang noon nito nang makita na flat ang lahat ng gulong niya. I didn't mean that. Napatingin si Lara sa likuran niya. Nakatayo doon si Kyle habang nakasandal sa kotse niya, sabay bukas sa pintuan ng passenger seat. I send you home. Alok ni Kyle. Kaya ko mag-commute. Sagot ni Lara. Maglalakad na dapat paalis si Lara nang hawakan ni Kyle ang kamay niya at hinila ito papasok sa kotse niya. Humarang si Kyle sa tapat ng passenger seat para hindi na makalabas si Lara. Ihahatid na kita. Seryosong saad ni Kyle. Pagkasakay ni Kyle ay agad siyang umalis sa lugar. Pumunta si Kyle sa isang restaurant para mag-dinner sila ni Lara. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ba hindi ka na lang pumunta kay Jennifer? Gusto kong ibalik ang asawa ko. Seryosong saad ni Kyle. Nilagyan niya ng pagkain si Lara. Pero nag-iba ng plate si Lara at siya mismo ang kumuha ng pagkain niya. After nito ay ayaw na kitang makita. Saad ni Lara. Nagmamadali itong kumain para matapos na ang usapan nila. Pwede ko bang makita ang anak natin? Tanong ni Kyle. Hindi. Tanggi ni Lara. Lara! Kyle! Tama na. Ayos na lahat sa amin. Ayos na ako. Kaya huwag mo na akong guluhin pa ulit. Putol ni Lara sa kanya. Hindi na kayang tapusin ni Lara ang pagkain niya at umalis na sa restaurant. Patuloy lang si Kyle sa pagpapadala ng bulaklak kay Lara at araw-araw na dumadalaw si Kyle sa bahay nila. Pero hanggang sa labas lang ito. Hanggang sasabay na umuwi si Lara at si Lito. Naabutan nila si Kyle na naghihintay sa labas ng bahay ni Lara. Good evening, Papa. Bati ni Kyle kay Lito nang bumaba ito sa kotse. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Lito. Gusto ko pong makita si Lara at ang anak ko. Sagot ni Kyle. Umuwi ka na at wala kang makikita dito. Taboy ni Lito kay Kyle. Bumalik siya sa kotse at pumasok sila sa loob. Nakatingin si Lara sa bintana ng kwarto niya at tinitingnan si Kyle sa labas. Biglang umulan kaya nakaramdam ng guilt si Lara. Tiningnan muna ni Lara ang kambal niya na natutulog bago bumaba. Papasukin mo si Kyle. Utos niya sa tauhan. Agad na sumunod ang tauhan nila at pinapasok si Kyle sa loob. Pagkatila ng ulan, umalis ka na. Malamig na saad ni Lara. Bumalik si Lara sa kwarto niya para matulog na. Pero merong kumatok sa kwarto nito. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad si Kyle. Hindi pa nakapagsasalita si Lara nang biglang pumasok si Kyle sa kwarto. Pakiramdam ko ay babarilin na ako ni Papa sa baba. Sumbong ni Kyle. Pero napatigil ito nang makita ang dalawang bata na natutulog sa kama. Kambal? Tanong ni Kyle. Balak nitong lumapit sa mga bata pero hinarangan siya ni Lara. Lumabas na tayo. Baka magising sila. Aya ni Lara. Hahawakan ni Lara si Kyle para hilahin pero napansin ito ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Kyle. Anong pangalan nila? Tanong ni Kyle. Nilapitan ni Kyle ang kambal. Pero hindi niya nagawang mayakap dahil tulog ang mga ito. Kyle, Lara please, gusto ko silang makasama. Nagmamakaawang saad ni Kyle. Nang makita ni Lara ang itsura ni Kyle ay hinayaan na lang niya ito dahil siya naman ang tatay ng kambal. Calix and Callie, saad ni Lara. Ang pangalan ng kambal, dagdag niya. Tumalikod si Lara para lumabas ng kwarto. I'm sorry. Saad ni Kyle habang nakatingin sa mga anak nila. Tumigil si Lara sa paglalakad. I swear, hinanap kita. Hinanap kita para bumalik. Simula nang umalis ka sa bahay. Paliwanag ni Kyle. Tumingin siya kay Lara na nakatayo lang sa tapat niya. Nilapitan niya si Lara at hinawakan ang kamay nito. I'm sorry kung hindi ko masabi sa iyo na mahal kita. Pag-amin ni Kyle. Simula nang mawala ka sa akin, hindi ko na alam kung paano magsimula ulit. Saad pa ni Kyle. Noong nakita kita na buntis ka, hindi ko na alam kung saan ako pupunta para mahanap ka. Paliwanag ni Kyle. Tumulo ang luha sa mata ni Lara nang bumalik lahat ng sakit na nararamdaman niya kasama si Kyle. Biglang lumuhod si Kyle sa harapan ni Lara.
Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Bibitawan ko yung posisyon bilang president. Biglang sinampal ni Lara si Kyle. Gusto mo ba talaga ako mahirapan? Tanong ni Lara. Kung bibitawan mong posisyon mo, ay sa akin mapupunta yun. Dagdag ni Lara. Tumayo si Kyle sa mata ni Lara. Sabihin mo lang kung ano yung gagawin ko para mapatawad mo ko. Para mahalin mo ko ulit. Para makasama ko ang mga anak natin. Saad ni Kyle. Please tell me, Lara. Hindi ko na kaya na malayo sa'yo. Una pa lang ay isa lang ang gusto ni Lara. Ay yung mahalin siya ni Kyle. Love me, Kyle. Umiiyak na saad ni Lara. Yun yung gusto ko dati. Na ako lang yung nasa puso mo. Ako lang yung hinahanap mo. Hindi na natuloy ni Lara ang sasabihin niya nang hinalikan siya ni Kyle sa labi nito. I will. Promise. I will love you. Sagot ni Kyle at niyakap si Lara ng mahigpit. Nagkausap ang dalawa at lahat ay naging malinaw na parehong kanilang nararamdaman. After a month, nasa iisang table ang magulang ni Kyle at Lara dahil meron silang dinner together. Dumating si Kyle at Lara at buhat nila si Callie at Calix. Bakit naman bigla ng dinner? Tanong kila Kyle. Napatingin ang lahat ng ipatong ni Kyle at Lara ang kamay nilang magkahawak at kita na suot ni Lara ang wedding ring niya. Papa and Mama, gusto ko po ulit pakasalan ang anak niyo. Paalam ni Kyle. Hindi kumikibo si Lito at seryoso lang ang tingin niya kay Kyle. Nagkaroon ng awkwardness sa paligid dahil sa ginawa ni Lito. What do you think, Lara? Tanong ni Lito sa anak. Mumiti si Lara at tumingin kay Kyle. Bata pa lang kami. Siya na yung gusto ko. Sagot ni Lara. Wala na akong karapatan para kontrahin yun. Then congratulations. Masayang saad ni Lito. Natuloy ang kasal nila Lara at Kyle pero malayo sa unang kasal nila. Dahil ang lahat ng nararamdaman nila ngayon ay totoo at walang halong pamimilit. Here's your coffee, honey. Saad ni Lara kay Kyle. Binaba ni Lara ang kape sa table. Pero hinila ni Kyle si Lara. Hindi ba masyado ng malaki ang kambal? Bakit hindi pa natin dagdagan? Bulong ni Kyle. Tumigil ka nga. Ang aga-aga. Saad ni Lara. Mas okay pag maaga. Madaming energy. Nakangiting sagot ni Kyle. Tumigil ka. Maligo ka na at kailangan mo pang pumunta sa office. Aasikasuhin ko muna yung kambal. Paalam ni Lara. Wedding anniversary natin next week. Advance ko na gift ko. Sigaw ni Kyle. Napangiti na lang si Lara dahil sa asawa niya. Halos 5 taon na ang lumipas, pero dama niya pa rin ang saya at walang pinagbago. Simula nang mangako si Kyle na mamahalin siya, ay lagi nitong tinutupad. Masaya na siya sa nangyayari ngayon, at hindi niya kailangang humiling pa ng iba. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli.